Yung bang takot ka na na sumugal ulit. Hindi yung pagiging gambler or sugar roll sa casino, ha. Yung bang takot ka nang gawin ulit ang ginawa mo. Dahil may pubia ka na. Parang isang bata. Ito eh, gawin kong example. Yung bata, wala pang alam sa plancha. Hindi niya alam ang plancha eh. So, yung nung namalancha, yung kanyang nanay, edi siyempre, mainit talaga. Kahit anong sabi ng kanyang nanay na wag mong hipuin. Wag mong hipuin ang plancha, mainit yan, mapapasok ka. Eh, ang bata, walang kamuang-muang at saka walang alam kung anong plancha. Ihinipo. Nung hinipo, hinawakan ang plancha, nangyari, napaso yung kamay ng bata, ng sanggol. Now, nakarecord yon sa kanyang subconscious mind. Itong subconscious mind natin, para itong tape recorder ng buhay natin. Hindi ito mawawala. Tingnan mo yung mga nangyayari sa iyo noong panahong ikaw ay musmus pa. Hindi mo makakalimutan eh kung ano nangyari sa iyo noon, 1980s, 1970s, 1960s. Dahil naka-record ang lahat ng mga pangyayari sa ating tinatawag na subconscious mind. Meaning, sub, meaning sa ibaba. Sub, parang subway, di ba? Subconscious mind. Sa ilalim ng ating kaisipan, doon naka-record lahat. So ngayon, naka-record na sa kanyang subconscious mind na ang plancha ay mainit at nakakapaso at masakit. Kasi pag hindi siya nasaktan, ang isang bata pag hindi nasaktan, hindi siya magkakaroon ng tinatawag na tawag dito, yung bang human instinct. Ang tawag natin yan, human instinct. Human instinct na nasa katauhan ng isang tao na kapag na nakaranas ka ng ganyan, ayaw mo nang balikan. So, ganoon, ito pubia. Halimbawa, bigyan ko kayo ulit ng ito. Tapusin muna natin. So, ngayon, yung bata, pag nakakita ng plansang, akala niya mainit. So, ayaw na niyang hipuin kahit na malamig na ang plansya. Kasi may pubia na siya. Ito, pangalawang example. Umibig ka, Engineer Jed. Nakaranas ka na ba, Engineer Jed, ng first love sa buhay mo? Noon, first love niya. Ako din, nagka-first love din ako noon eh. Talagang buhos na buhos yung aking tunay na pag-ibig. Hindi ako ang humiwalay sa kanya, siya ang humiwalay sa akin. Naka-record yan sa sa subconscious mind. Napakasakit, Kuya Eddie. Kasi iba pala pag hiniwalayan ka ng iniibig mo, first love mo pa, hiniwalayan ka, napakasaklap ng pangyayari. Na para bang gumuho ang mundo mo at saka hindi mo nawawalan ka ng appetite. No? Walang ganang kumain, walang ganang bumangon, walang ganang magtrabaho. Tapos parang feeling umiiyak ka palagi. Yan ang nangyari sa akin. Ganun ba ang nangyari sa iyo, Engineer Jed, nung first love mo? So ngayon, dahil may karanasan ka na, nagkaroon ka ng pubya. Halimbawa, may nanligaw sa'yo or may babae kang nagustuhan, parang takot kang ligawan siya dahil baka mangyari na naman yung nangyari noon na sinaktan ka. Totoo talaga yung kanta ni Michael V na sinaktan mo ang puso ko, pinukpok mo ng martilyo, binuhusan pa ng asido. Grabe naman, napakasakit niyan kasi pinukpok ng martilyo, hindi basta-basta yan. Tapos binuhusan pa ng muriatic acid, napaka-hapdi talaga ng pangyayari. Kaya maraming nagkakaroon ng pubya sa pag-ibig. Pero alam niyo, dumating din ang panahon na
naghilom, parang mahilom, no? Kasi sa apelyido ko, mahilom, naghilom yung sugat. At nung sinubukan ko ulit na manligaw dito sa aking pinakamagandang asawa ngayon, eh hindi naman ako nabigo, engineer. Ha? Nakuha ko naman ang buong buo na pag-ibig at pag-aaruga na aking nakuha doon sa aking asawa. Tsaka mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. At so kung minsan itong mga taong may nervous breakdown, engineer, may karanasan yan eh. Kaya ganyan sila. So walang makakapagpagaling dyan sa kanila kahit ilang psychiatrist pa ang ibibigay mo dyan, kahit ilang psychologist pa. Ako, psychology, nasa psychology ako. Ang trabaho ng isang psychologist, we will teach you how to communicate well to your opposite sex. No? Tuturuan ka namin na mag-communicate. Para, kasi ang communication, isa yan sa mga paraan upang mabalansi natin ang ating buhay, buhay mundo eh. Ang psychiatric naman, psychiatrist, ano naman sila sa pag-iisip din at saka sa utak, although sa psychologist, ganun din, pero ang kaibahan lang sa ang psychiatrist ay doktor ang tawag, is psychologist, hindi siya doktor. Anyway, so ganyan, may iba dyan na hindi gagaling kahit ilang psychiatrist ang dinaanan at psychologist, no? Hindi gumagaling. Kasi itong nervous breakdown, isa lang ang magpapagaling sa'yo, sarili mo. No? Kailangan mag-cooperate ka sa sarili mo kasi kung minsan, ito tandaan ninyo, ang matinding kalaban natin, our greatest enemy in life, it's not our neighbor. Hindi yung pamilya natin ang ating kalaban kung minsan. Hindi yung kakompetensya natin sa kumpanya natin o sa opisina. Ang greatest and worst enemy in this world is ourselves. Yan ang pinakamatinding katotohanan na ang tunay na kalaban, hindi ang kapitbahay, hindi ang kapwa mo tao, ang tunay mong kalaban, ang sarili mo. Delikado, engineer, pag ang sarili mo, ang kalaban mo. Kasi wala ka na. No? Kalabanin mo ang sarili mo na parang may pusa at aso sa loob ng katawan mo na nag-aaway, nagbubugbugan. Oh, naintindihan nyo. So ngayon, yan ang nervous breakdown. Alam nyo, mawawala yung nervous breakdown na yan. Kapag nakinig ka sa radyo, kapag nakinig ka sa programa ko, ang daming mga nagkaroon ng nervous breakdown. At saka, meron tayong, kaya may mga nire-recommend na mga gamot ang mga doktor sa mga taong nagkakaroon ng nervous breakdown na tinatawag nilang mga suppressant. Ano ba itong mga suppressant medicine? Yung pampakalma, no? Pinapakalma. Kung minsan, binibigyan ng pampatulog. Kasi hindi na makatulog eh. Pag wala kang tulog isang linggo, isang buwan, naku, delikado na yan. Mental hospital ka na at marami pang mga karamdaman. Eh, ngayon, sigurado dito sa cha-cha music natin, tanggal ang nervous breakdown. Sabayan pa ng pinakamasarap, pinaka-epektibo na Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee.
Perderte después.
tus ojos estar junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame por favor, bésame, oh, bésame, bésame por favor. Ating cha-cha music na nakakatanggal ng depression, nakakatanggal ng worry, nakakatanggal ng problema. Sabi nga ng isang listener natin ngayon, kung araw-araw lang may cha-cha music coach, nako, wala ka na, mawawala itong lahat ng mga problema ko. Totoo yan. At ito ang isang natural na health management na hindi mo na kailangang uminom ng mga mamahaling mga produkto. No? Sa pamamagitan ng pagsasayaw, then pag ikaw ay uhaw na dahil sa kakasayaw, inom ka ng maraming tubig, napakasarap ng pakiramdam mo. Kaya nga importante, importante talaga yung isa sa mga pinaka kailangan at importante sa programa ko itong Chacha Music, okay? Sa mga taga-Bantayan Island, Madridijos, maayong buntag ka na tuntanan. Ngagapaminaw din sa atong tulunan pinagi sa radio natin, Madridijos. Ako manghinaot nga, sige lang mo ugwan niya, paminaw lang mong maayo niya, palit po mo og kape para makatilaw po mo, dili kay sigirag paminaw.
Adtoa lang dito sa puro komintang Barangay Tarong, Barangay Tarong Madridihos, Bantayan Island, sa ilahang Tayaktak family. No, Lea Tayaktak. No, bagura to ng umpra. Kulang na lang ni silag water machine. Naana to'y nakapalit diya sa Bantayan Island o usa ka water machine, mga Bakulod family ang apelido. I hope nga okay. Padayon lang yun sa water therapy, mama. Kaya di man na ma-magic na to dayon ang tanang kondisyon na to. Pero sige-siging kuwan, water therapy, sundo na to pamaagi. Naman na sa brochure na to. And then, combine natin sa, ano, sa healthy diet. No? Kailangan limit sa mga mamantikain. Ito talaga, mga, ang mantika talaga, very ano talaga to. Harmful din sa ating blood circulation. No, ang mantika. Kaya kailangan limit-limit lang. Oh, kung maaari, eh huwag araw-araw kumain ng mga pagkain na may mantika. Mas maigi yung ano, yung gulay-gulay tayo. Oh, tinulang isda, yan, maganda. Tapos malunggay, lagyan mo ng talbos ng kamote, maraming bumbay, maraming tawag dito, luya. Ay, nako. Alam mo ba ang luya? Ang daming health benefits niyan. Antibiotic na rin yan. No? May antiviral properties pa. Anti-inflammatory. At ang magandang epekto ng luya ay naglalabas ng mga ng maduming materialis sa ating dugo. Oh. Actually, ang tawag ng mga health experts sa luya ay diuretic. Anong ibig sabihin ng diuretic? Nagpaparami ng ihi. Halimbawa, yung mga hirap na makaihi or kakaunti na lang yung ihi na lumalabas, dadami ang ano mo, ihi mo, dahil diuretic nga itong luya. Diuretic. Ibig sabihin, ilalabas niya ang ihi mo ng maramihan. Tapos inom ka na naman ng tubig. At siyempre, dahil ang luya ay maanghang, stimulant, nag-a-activate ng ating mga internal organs. Kaya gusto ko yung maanghang eh. Alam mo, pag maanghang ang kinakain ko or iniinom, pinapawisan ako niyan. Lumalabas ang pawis ko basta maanghang ang kinakain ko. Kaya ang masarap ito, gawin po ninyo ito. Sundin ninyo itong aking advice. Yung pinakulo ang luya, di ba, nagpakulo ka ng luya. Yung pinakulo ang luya, tawag natin dyan sa labat, yan ang itimpla mo sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Napakasarap! Ay, nako! Napakasarap po! Yung pinakulo ang luya, tapos yun ang timpla sa coffee. Ay, nako! Nalaman ko yan when I was in Malaysia, dahil matagal ako sa Malaysia, dahil doon nga ako nag-aral bilang isang ambassador from American Anti-Cancer Institute, at sunod-sunod ng aking mga events doon sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. Siyempre, mga kasama ko, may mga doktor, may mga herbalist, kasi combination sa ang itong American Anti-Cancer Institute ay ang kanilang pinopromote is natural. Healing, natural healing. Killing the cancer, not people. No? Pinapatay ang cancer, hindi ang tao. Oh. Now ngayon, doon ko natutunan na itong luya pala, napakasarap i-partner sa kape. So, ginawa nila doon, yung pinakuluan na luya, engineer, yun ang itinitimpla sa kape. Ay nako, ang sarap. Subukan ninyo. Try nyo yan. Ang wala pa kasulay, panulay na mo para maka-prove yun mo nga lami kayo na ang luya o kape i-mix. Samot na Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. So, hindi na yan 10-in-1 kapag may luya. 11-in-1 na yan, engineer. Kasi may luya eh. Oh, 11-in-1. Ha? Andyan pa ba kayo? Bili kayo ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee dahil award-winning coffee ito. Ito, pakinggan muna natin itong balitang kape.
Pinarangalan ngayong taon ng isang prestigyosong award-giving body ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee bilang most innovative 10-in-1 healthy coffee brand. Kasabay nito ay kinilala rin si Coach Eddie Mahilom sa naturang awards night. Si Jason Rubrico magbabalita. Umani na naman ang parangal ang isa sa mga tinatangkilik at sikat na kape sa Pilipinas, walang iba kundi ang Coach Eddie 10-in-1 Health Coffee sa naganap na Legacy Awards 2022 sa Okada, Manila. Kinilala ang Coach Eddie 10-in-1 Health Coffee bilang most innovative 10-in-1 healthy coffee brand ngayong taon. Binigyang pagkilala ang naturang brand ng kape dahil hindi lang ito masarap, pero masustansya pa dahil sa mga ingredients ito. Ipinagmamalaki ni Coach Eddie Mahilom na ang mga ingredients na nasa kape ay 100% natural at effective. The quality of our product has been the foundation of my brand. And it's not easy to create a brand in the market because of so many competitors and other brands that are available across our country. I really thank our manufacturer from Malaysia that our product is very effective, very affordable, and it's a very delicious coffee or healthy coffee in the market today. Now, if you want to become a healthy person, choose Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Basta Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee yan. Maliban dito, kinilala din si Mahilom bilang Legacy Icon Awardee 2022 for Entrepreneurship dahil sa hindi matatawarang serbisyo nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo. Well, this is a motivation for me as a businessman, as an entrepreneur, and owner of my own company. And especially to my very supportive wife, I really thank this woman of my life. And there is a saying, in every man's success, there is always a woman behind. And I really feel good and motivated to continue to serve our Filipino countrymen all over Philippines. Now choose Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, and you will be healthy every day. Taong 2019 at 2020, humakot din ang parangal si Mahilom at ang kanyang Coach Eddie 10-in-1 Health Coffee mula sa iba't ibang prestigyosong award-giving body. Kasabay ni Mahilom, binigyang pagkilala din ng Legacy Awards ang mga kumpanya at mga Pilipinong nanagumpay sa larangan ng entrepreneurship, entertainment industry, medical field, at health and wellness. Para sa Pilipinas Kumahal, Jason Rubrico, SM9 News. Thank you, kapartner Jason Rubrico, sa Balitang Kape, na ang ating healthy coffee na ito, ang brand natin na Coach Eddie, ay tinagurian at kinikilala buong Pilipinas, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Kaya isa sa mga pinaka-safe, pinaka-effective, pinaka-masarap na healthy coffee para sa kalusugan natin, piliin nyo ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Magpa-member kayo, 4,500 ang ating membership, at may kasama ng mga ibang produkto natin, Fiber Cleanse, SNC, Vegetable Capsule with non-acidic Vitamin C plus Zinc, and then may Flux Probiotics of Skyscrapers Beauty Soap. Okay? Good morning, Coach. Greet lang ko diha sa Tabugon, Cebu. Happy Fiesta ninyo tanan, labi na sa Kumpra family, sa Dalaga family, Tuling family, and Monterola family. Happy Fiesta sa lungsod sa Tabugon, Cebu. Okay. Good morning, Coach Eddie. Mula kay Ma'am Barbie Cordoba ng Bacolod City, ang ating energetic na physical education professor or teacher. Ayan, ng Bacolod City. Good morning po, Coach, mula kay Dansky Canada. Thank you for watching our Facebook Live. Yung mga gustong manood ng aking Facebook Live, manood na kayo ngayon. Dahil makikita nyo ako dyan. Siyempre, model tayo eh. Ang model ay, tawag dito, yung mga nagbibigay inspirasyon. Hello, Coach. Good morning, Coach. Minaw mi kanimo karon
through Voice FM para makakuha mi og mga tips sa maayo nga panglawas. Thank you and God bless you from Madeline Hamandron of Santa Catalina, Negros Oriental. Oy, congratulations day sa atong mayor gihapon diha, no, si Mayor Phoebe gihapon ang nidaog. Good morning, coach. Yes, every time mag-inom ko sang healthy coffee, may lakot gid na yang ginger tea, so delicious. Yan, totoo yan, no? Napakasarap kapag may luya. Eh, try nyo yan. At saka daw guluwa bala singot mo sana. Yung yung pawis mo talagang maramdaman mo, talaga pinapawisan ka eh. Ang sarap ng feeling, ang sarap ng feeling. Ayan. Okay, itong ating pag-uusapan ngayon. About water therapy pa rin ito. Dahil maraming mga tao na until today, until this time, wala namang masyadong alam doon sa tubig. No? Dahil may mga tao pa ngang hindi pa rin naniniwala na, oh, tubig may benepisyo sa, no, sa katawan, sa kalusugan, nagpapagaling daw. Oh. Kaya nga sabi ko nga, ang tubig ay buhay. Tinan mo yung isda, pag kinuha mo or inilabas mo sa aquarium, engineer, ano mangyayari? Mamamatay ang isda. So ang isda, nabubuhay siya kapag may tubig. Tayo ding tao, parang isda din tayo eh. Tanggalin mo ang tubig sa ating buhay. Tingnan natin, ayon sa mga pag-aaral, 11 days lang, engineer, na hindi ka uminom ng tubig, patay ka na. Si Jesus Christ lang ang hindi uminom ng tubig for 40 days. Buhay na buhay siya. Pero tayo mga ordinaryong tao, pag tayo po ay hindi nakainom ng tubig sa loob po ng 11 araw, pinakamahaba na yung 14 na araw, walang tubig, manghihina ka. Alam mo, pag dehydrated ang katawan mo, babagsak ang electrolyte mo niyan. Itong electrolytes na makukuha natin sa tubig, ito yung mga minerals na nagre-represent na parang kuryente ng ating katawan. Na parang electricity from the word electrolytes na nasa tubig yan. Yung mga mineral content. So kapag naubusan ka ng mineral or ng electrolytes sa katawan, para kang bumbilya, engineer, na wala na, hindi na nag-iilaw. Ano ba ang dahilan kung bakit walang ilaw sa hindi na umiilaw ang ating fluorescent? Hindi na umiilaw yung mga bulb natin dahil walang kuryente or brownout. O di magba-brownout ang katawan mo. Na kung nagwa-brownout na ang katawan mo niyan, engineer, ano mangyayari? Ha? E di bug down din ang buong katawan mo, para kang computer nag-shutdown. Lahat ng mga ano, engineer, lahat ng lahat buong katawan natin ano na, malfunction na. Wala nang silbi. Wala nang silbi. Kaya nga, ang aking ini-introduce palagi dito, dahil itong water therapy, unang-una na tinutulungan niya sa ating kalusugan, sa ating katawan, it helps your digestive system. Pinapabilis niya, pinabibilis niya ang pagtunaw ng ating kinakain. Limbawa, pagbangon mo, sa umaga, uminom ka kagad ng isang basong tubig, dalawang baso kung kaya mo, tatlong baso, apat na baso kung kaya mo. Isa sa mga function niyan sa ating katawan, it will help your digestive system or my digestive system. Mas mabilis na matunaw ang kinakain natin. At alam nyo ba, kapag ang isang tao ay mabilis matunawan, matagal magutom, sabi ko nga kahapon eh, matagal mo magutom at hindi tumataas ang blood sugar level mo, hindi tataas ang cholesterol mo, hindi tataas ang maraming ano yan eh, maraming mga
tawag dito, mga magagandang epekto niyan. Kapag mabilis ang digestive system natin na mag-convert into energy, oh. So maraming mga laboratory result na magno-normal niyan. O di ba maganda 'yan? Lalo na kung ang tubig na ginamit mo, tubig from our water machine, which is very high in oxygen level, oxygen presence. Dahil ang oxygen, mga kababayan, ito po ang buhay ng ating katawan. Ito, tandaan rin natin. Maliban sa tubig, importante din ang oxygen sa ating katawan, sa ating dugo. Dahil ang ating dugo, mamamatay ang red blood cells kung walang oxygen supply. Kaya nga ang tubig, combination sa hydrogen and oxygen. Para yung ating dugo, mabubuhay. Eh ngayon, kung dinagdagan pa natin ang oxygen level, parang plant yan o parang isang halaman na kapag hindi mo dinidiligan araw-araw, engineer, malalanta, mamamatay ang halaman. Pero tingnan mo, ako sa bahay, everyday ako nagdidilig ng aking mga halaman doon. Kasi parang ano na rin sa akin eh, parang may tawag dito, therapy. Very therapeutic po, mga kababayan, kapag marami kang halaman sa paligid. Alam mo, may healing effect yan eh. Tandaan nyo yan. Kapag marami kang mga halaman sa paligid ng bahay mo, may healing effect yan. May parte ng katawan mo na gumagaling. Alam mo kung bakit? Ano ang ipoproduce ng mga halaman? Ang tinatawag nating negative ions. Itong negative ions. Ang negative ions, maa-absorb mo yan sa pamamagitan ng mga halaman. And according to some studies, na ang negative ions ay nagpapanormal ng blood pressure. Tingnan mo, pag pumupunta ka sa garden, tapos ang dami mong mga bulaklak, at tapos may mga ano ka, may mga tanim na mga herbal, at ang lamig ng paligid, mararamdaman mo ang kasiyahan sa kaloob-looban ng katawan mo, na masaya ka dahil namumunga na yung kalamansi mo. Katulad ko, meron akong 10 puno ng kalamansi, namumunga lahat. Oh, hindi ko na nga maubos-ubos yung kalamansi ko eh. Tapos yung aking mga malunggay, dahil meron akong 15 puno ng malunggay. Ito, tandaan ninyo, pag may malunggay ka sa inyong bakuran, meron ka ng pharmacy. Ha, makinig ka. Oh, ulit-ulit yan, paulit-ulit yan na sinasabi ko sa inyo. Oh. Tapos nasisiyahan ako dahil ang dami kong siling labuyo, mga 5 puno, engineer. Lahat namunga. At ngayon ay hina-harvest ko na. Pati na yung aking atsal. Mm. Oh, pati na yung aking talbos ng kamuti. Oh, dahil bumili yung asawa ko ng talbos ng kamuti sa merkado, yung kanyang sanga, itinanim ko ulit. Naku, nabuhay. Talagang blessed na blessed itong kamay ko. Kung ano man ang aking itinatanim, yumayabong, namumunga. Yung aking mga dwarf papaya, mga 10 puno, naku, gumaganda na ang ano nila, ang pagtubo. Pati na yung aking saging lakatan, yung saging na kardaba, meron ako niyan. Sa paligid, sa loob ng ano ko, garden. Oh, meron akong mga grapes, may green na grapes at saka yung red na grapes. Tapos ginawan ko ng ano, ng tawag dito, yung parang doon sila kakapit yung mga grapes ko. Ay, ang ganda tingnan. Ang ganda tingnan. Parang napuntahan ko na rin yan doon sa ano eh. Nakapunta ako sa Tamayong, na dumaan ako doon sa isang ano garden ng Tamayong, at may mga grapes doon na ano na madadaanan mo, pero may nakalagay bawal pitasin. Bawal pumitas. May orientation pag pumasok ka doon, may orientation. Pauupuin ka muna doon sa orientation room, na dito sa garden walang pipitas na kahit bulaklak diyan or dahon, dahil bawal lahat. Maraming mga bawal, sundin mo para makapasok ka. Kasi pag hindi mo sinunod, next time ban ka na. Hindi ka na makapasok doon. Yung passport mo may ano na,
may tatak na na ban ka forever. Coach, please shout out to Ma'am Labis. Tapos na po ang pag-process ng tubig niya dito sa water machine. Ang water pwede na niya mapick up. From Ma'am Imelda Ciliado of Silay City, likod lang sa human settlement. Ano pa ang maitutulong ng water therapy sa ating kalusugan? It will improve your gut health. Oh, G-U-T, gut. Ano ba itong gut? Itong ating colon system. This is our gut. Lumalakas ang ating mga probiotics. Naturally, we have already probiotics inside our intestine. Ano ba itong mga probiotics? These are good bacteria. Dalawang klase ng mga bacteria sa loob ng ating bituka. May bad bacteria at saka good bacteria. Ang tawag dito sa mga good bacteria, ito yung mga tinatawag na probiotics. Ito namang bad bacteria, engineer, ito naman yung mga anti-probiotics. Parang gobyerno din, no? May anti at saka pro. Oh. Ito namang mga bad bacteria na ito, walang ginagawa kundi puro bad sa ating kalusugan. No? Binibigyan ka ng maraming sakit. Saan ba galing itong mga bad bacteria, engineer? Galing ito sa mga pagkain na walang health benefits. No, mga pagkain na sumisira sa ating kalusugan. Alalahanin po ninyo, makinig ka, hindi lahat ng mga masasarap na pagkain ay healthy. Hindi lahat ng mga masasarap na pagkain ay healthy. Healthy ba ang ice cream? Healthy ba ang crispy pata? Healthy ba ang dinuguan? Ako, ang sarap-sarap naman ng mga pinagsasabi mo, coach. Healthy ba ang paklay, ang bupis? Healthy ba ang papaitan? Although mapait yan, okay yan. Pero dahil internal organs, mataas ang uric acid. Healthy ba ang bagoong? Ano bang vitamins makuha mo sa bagoong? Wala. Kidney stones. Pero masarap yan, ang bagoong. Ano pa? Yung bulalo. Balbakwa. Ayan. Masarap. Healthy ba yan? Lahat yan ng mga pagkain na yan. Hindi natin masabi na healthy yan. Although masarap. Kasi tayo mga Pilipino, yan ang hilig natin eh. Ilang taon ako sa ibang bansa, matagal-tagal din. Almost 15 years din ako na umiikot sa buong mundo. Umiikot sa iba't ibang bansa. At namimiss ko ang mga pagkaing Pinoy. Kapag nakakita ako ng mga restaurant na Pilipino ang owner o may-ari, talaga pinupuntahan ko yan, engineer. Lalo na yung Jollibee. Naku, pinipilahan yan sa ibang bansa, ang Jollibee. No, sa totoo lang, nung may pinuntahan akong bansa na nakita akong Jollibee, tuwang-tuwa ako. Kasi sigurado may kanin dito. Alam mo, walang rice. Sila lang ang Jollibee sa buong mundo. Ito basta mga Jollibee sa US, Jollibee sa Canada, Jollibee sa Middle East, Jollibee. Walang rice. Potato and chicken. Hamburger, mga ganun. Yan. Parang McDonald's din. Alam mo, ang McDonald's, dito lang sa Pilipinas, nagkaka-rice yan sila eh. Sa Amerika, wala namang rice ang McDonald's. Talagang nakafocus sila sa burger at saka sa chicken. Dito sa Pilipinas, malakas ang rice sa mga Pilipino. Kaya, dinagdagan na ng rice ang McDonald's. At ang sabi ng mga pag-aaral, na itong rice, one cup of rice is equivalent to 10 tablespoon of sugar. Sipin mo. Pero kailangan din natin ng sugar, basta mag-exercise lang tayo. No? Iba kasi yung ordinary sugar sa kanin eh.
'Di ba? Ang ordinary sugar, talagang sugar na sugar talaga 'yan. Samantalang itong kanin, ang sarap lalo na pag ang partner ng ano mo ng kanin mo ay bagoong. Tapos, 'yo. Tapos ay ano mo pa? Hinalo mo pa sa talong at sa kamatis, hinalo mo pa sa okra. Ay, nako. Bahala kayo mga health diyan. Pero alam nyo, ito mga unhealthy food na masarap para sa atin, hindi lahat nagbibigay ng magandang kalusugan yan sa atin eh. Puro sakit ang dala niyan. Kaya yung mga bad bacteria sa ating bituka, nagiging ano sila, very aggressive, very strong, at padami ng padami ang mga bad bacteria. Kaya ano nangyayari kapag maraming bad bacteria sa ating katawan, engineer? Madaling magkaroon ng infeksyon. Kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit. Sabi nga ng mga eksperto, 95% ng ating mga karamdaman mula sa ating gut, mula sa ating bituka, 95% dahil sa ating lifestyle, sa ating mga kinakain. Buti na lang, dumating itong fiber cleanse juice. No, itong fiber cleanse juice powder na para ka nang kumain ng 20 apples, 20 banana, 20 guava, 100 pieces ng calamansi, 100 pieces ng lemon, at mga berries, at 50 pieces ng ampalaya sa bawat sachet ng fiber cleanse juice. Complete food na nga yan eh. Ayan ay punong-puno ng mga good bacteria or probiotics. Yan ang mga probiotics na nasa fiber cleanse juice. Yan ang umaatake doon sa ating mga bad bacteria sa bituka natin. Kaya magandang inumin ang fiber cleanse juice na walang laman ang tiyan mo para mas matindi ang labanan, parang Ukraine at saka Russia ang nangyayari diyan sa bituka mo. No? Isipin mo ang Russia, meron silang sandata na apoy ang pinapaulan sa Ukraine. Instead of missile, apoy ang pinapapasabog sa himpapawid. At parang umuulan ng parang Sodom and Gomorrah ang nangyari sa Ukraine ngayon. Kasi pinapaulanan ng apoy lahat ng mga lugar na kung saan pinaulanan ng Russia ng apoy, sunog na sunog. Natutupok lahat eh. Delikado yan. Baka meron pang mga sikreto yan. Baka next time, ano na yan, mga sibat na naman ang pinapaulan niya. tawa tayo dito, pero sa Ukraine ngayon, napakasaklap ng nangyayari sa kanila. Ayan, nasa huli talaga ang pagsisisi eh. Eh kung si Ukraine na ay yumuko na lang at sumurrender sa Russia, hindi walang nangyaring gulo. Eh, dahil din sa gustong ipakita ng Ukraine na kayang-kaya nila ang Russia, alam naman nila ang Russia is very powerful na bansa, hindi mo kaya. Kaya tamang-tama lang yung ginawa ng presidente natin na nakipagkaibigan siya. Kung hindi mo kaya, kaibiganin mo, di ba? No? Makisama ka kung hindi mo kaya. Saka ka na lang lumaban kung sa tingin mo kaya mo siyang tapakan ng paa mo. Ha? Di ba? Pero kung sa ngayon, kahit na missile nga dito sa Pilipinas, hirap bumili. Nahihirapan nga tayo bumili ng mga high-powered guns para sa mga sundalo natin. Billion-billion ang ginastos ng gobyerno para dyan. O, tapos gusto nating lumaban sa China. Naku, wala tayo sa kalingkingan ng China. Isang pindot lang ni Xi Jinping dyan sa boto ng kanyang nuclear weapon. Patay na tayo buong Pilipinas. Mawawala tayo sa mapa. Kapag nilabanan natin ang China, kung ngayon magkagiyera ang China at Pilipinas at sabihin ng Pilipinas, so sige, makikipag-giyera kami sa inyo. Nako, baka isang minuto lang, engineer, ang buong Pilipinas
lubog na sa dagat dahil isang pindot lang ni Xi Jinping, wala na tayo. Ayan, mga matatalinong Pinoy, lahat mawawala. Anyway, balik tayo sa discussion natin. Ganyan po ang isa din po sa mga ano ng water therapy. Pinalalakas niya ang ating immune system. No? Our immune system is our colon system itself. No, ang ating immune system, ito yung ating gut system or itong small intestine and large intestine. Yan ang pinalalakas ng water therapy. Kaya nga, importante, pagbangon sa umaga, uminom ng maraming tubig to activate our internal organs, vital organs. Our intestine is one of the vital organs inside our body. Kidney, liver, heart, brain, ano pa? Pancreas. Yan. Yan ang mga vital organs natin. Thymus gland. Oh. Ang ating lungs, ang ating ano pa? Skin. Yan, mga vital organs natin, eyes, ears. Masasabi rin natin na mga vital organs 'yan, lalo na 'yung ating anus. Kailangan natin ng ano diyan. Pag-manage para makakapupo tayo ng maayos. Ito pa, it will prevent constipation. And makakaiwas tayo sa type 2 diabetes, which is the one of the main problem in our country, ang pagiging diabetic ng mga Pilipino kasi mahilig tayo sa matamis eh. Sabi nga ng isang doktor, out of 10 Filipinos, isa lang ang hindi walang pre-diabetes. So ibig sabihin ng pre-diabetic, yung bang may sign ka na na ano kay? Pwede kang magkasakit ng diabetes dahil yan sa lifestyle ng mga Pilipino. Isipin mo, kumain ng kanin, uminom pa ng soft drinks, kumain pa ng cake, kumain pa ng mga ano dyan, kahit anong mga matatamis. Tapos walang exercise, walang water therapy, patay kang bata ka. O di, number one ang Pilipinas sa mga bansa na kung saan may maraming sakit na diabetes. Kaya dito sa Pilipinas, dumami ang mga dialysis center eh. Alam mo ba, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng kidney problem ang mga tao ngayon? Dahil sa sakit na diabetes, nag-complicate na yan. Anyway, wala na po tayong oras mga kababayan. Ito po ang aking paalala. 45,000 ang ating promo price ng ating water machine. So kung may chance kayo na makahabol sa promo price natin, dahil by January 2023, 100,000 na yan. Oh, 100,000 mas medyo ano na, mahal na ang presyo. Kaya kung may pera ka lang ngayon, kung may mahihiraman ka, humiram ka na para yan sa kalusugan mo, para sa katawan mo, para sa pamilya mo, para sa ating mahabang edad mga kababayan, ang ating water machine. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Go with God because God goes with you. Parang ka-TV, hindi na bayahan mo ay lahat.
Happy Friday everyone. May 22, 2022. Live na sab ko ninyo nga makauban, makuyog dinhi sa tong programa sa kahanginan. Syempre nagpanukad kita kanunay dinhi sa DYAR Sunshine Radio Cebu via FB Live. Unya madungog mabati pinagi sa radyo natin Balamban Cebu, sulod sa duha ka oras. Ug sa atong tulumanon usab nga naglanog-lanog kanunay pinagi sa Light FM 98.9 Gihulngan City. Ug sa ingon man sa ato ang programa nga naglanog-lanog usab pinagi sa DYDM Maasin Southern Leyte ug sa DYMD Energy FM Dumaguete City. Happy listening niya sa Sikihor, sa Santander, Bato, Sambuan nga kusog kayo ang atong programa po diha nga nagagikan sa DYMD Energy FM sa tibuok Dumaguete City, Valencia, diha sa Dawin, maayong buntag ninyo, diha sa San Jose, sa Daro ug sa Piapi, diha sa tanang mga lugar sa Dumaguete, mga kabarangayan ug mga sitio, mga purok nga nagmonitor sa akong tulumanon everyday. Salamat sa inyo hang makanunayon nga suporta nga wala mo biya sa pagpaminaw. Ingon man sa atong mga listeners sa entire Maasin City, maayong adlaw kaninjong tanan, maadyong buntag kaninjong tanan. Nga open kanunay ang atong center diha. Gamay na lang po ang atong stock sa ato ang coffee karon diha sa Maasin. Pero magpadala ta kay bag-o pa man niabot ang atong stocks, no? Thanks God, niabot na po ang another delivery kay nahutdan tag mga tulo ka adlaw. Pero karon, naabot na, mo na nagpadala dayon ko sa Mualbual kay naa na toy nagpa-reserve daghang kaayo. Iya, nagpa-deliver po ko dito sa Gihulngan City kay nangumpra og daghang kaayo po si Ma'am Kuan, kining Teresita Bardahi sa Tesan June, ukay-ukay. Mga 200 ka-box guto kape ng iyang order. Unya si Sir Salvador Bichido po, nag-order po rin daghan ng kape. Unya si Ma'am Cecilia Coro, Ma'am Cecil Coro, ang tag-iya sa atong center diha sa Angels Balloons, Hokkaido Building, Cervantes Street, nag-order po og 1,000 boxes kagahapon. No, 1,000 boxes ang iyahang i-order kagahapon. Kay nahutdan mang isang taon-taon sa Dumaguete. O, tanan nga mga taga Dumaguete, available na unya ang stocks within this week kung ma-pick up to karong adlawa sa driver ni Ma'am Cecil or basin ugma. By Monday, naanay stocks diya sa Dumaguete. Okay? Pasensya na, kaya yun ani mang yun ka hot cake ni nga to ang kape na to, in demand. No? Dali ra mahurot, inig-abot, bahin-bahin nun, wala, hurot niya, order na po. Di man kung taka-order, dinaghan kaayo kay ang ato ang kapasidad sa pagbayad, di po ingon ana ka kalawom ang atong bulsa engineer. Nga kining ato, kuha ramang yun ni ato, kanabang limitation ang ato ang pamuhunan ani. Wala, sige lang. Kaya gikan pa mang gunis gawas niya, imported guni atong kape na to. Gikan ni sa Malaysia ang ato ang kape. Muna nga medyo madili-dili. Pero at least mga ginagkwa na hinun, mubo-mubo. Unlike before, nga muabot tag duha ka semana, tulo ka semana, why stocks? Nahitabo na. 3 weeks, why stocks? Kay nahitabo to nga murag na delay, na aberya dito sa Manila, plus aberya dito sa Cebu, human. Muna nga karon, naanatay stocks, okay? So ay magkahadlok, ay magkabalaka, padayon gihapon ang ato ang pagkonsumo ni ato ang lamian, epektibo nga healthy coffee sa tibuok Pilipinas. Unya si Ma'am Idna Sabadlan Briones pod sa merkado diya sa Hilongos, Leyte, nag-order po ito kagahapon, gihatod na nako sa Candice Forwarder, nag-order po ng mga 200 ka-box nga Coach ID 10 and 1 Healthy Coffee. Pero di pong kusugas Hilongos eh. Kaya anha manggod mamalit yan, taga Inupakan, taga Bato, di hapon sa Magikag Matalong, Ormoc, anha po mamalit sa Hilongos, Leyte. Kay tungod lagi aning nahitabo nga bago pa ta naka-recover sa kining udet, bago pa ta nakabangon sa kining COVID-19 pandemic, una medyo kwanta karon kanang struggling. But we believe that in the middle of our struggles we can overcome and we can be a successful
individual. Dili yung tingon nga magpaganoy ta sa mga struggles in life. Okay? Unya, Diaz Balamban, okay-okay pa ang atong stocks. Kagahapon na ay ni palit og promo price nga water machine. Diaz Balamban, congratulations. No, akong liliyo ni kinsa ni ang nakapalit og kuan kining water machine Diaz Balamban. Si ma'am, kinsa man ni nakapalit og water machine sa Balamban. Wa man gibutang unsay kinsa ngalan? Joy, palihog ko og lista Joy kinsa nakapalit aning kuan? Water machine sa Balamban. No, kagahapon ni sila ni Sir Diosdado Atamusa, si Rila Wenceslao, si Charity Ondray, si Nel Anal Alnarco, Darius Kudis, Guillermo Aguanta, Gorgonia Sikib, Guadalupe Bustillon, Teresita Completo, kinsa pa ni Lapita Depio. Mao ni ang mga customer nato kagahapon nga namalit og daghang kayo. So sige lang. Ako lang paaboton kinsa ni para ma-congratulate nato ning atong mga buyer sa water machine diha sa Balamban, Cebu. Mayong pagpaminaw ni Ma'am Conchita Hintoroni, daghang kini siyang stocks taga Kambuhawi, Balamban, Cebu ni. Ninita Kuratsa sa Kantuod, Balamban, Cebu. Judeline Supilana sa Pundol, Balamban, Cebu. Si Silma Giuliani, taga Abukayan, Balamban, Cebu. Daghan ni silang stocks sa ato ang mga produkto. Pwede mo ma-murchase diha sa ilahang lugar. Si Buwen Tausa, taga Bunbun, Aluginsan, Cebu. Imelda Puentegra sa Lakdon, Balamban, Cebu. Julibeth Sigera sa Nangka, Balamban, Cebu. Guadalupe Bustillon sa Cagay, Aliwanay, Balamban, Cebu. Daghan ni silang stocks, no? Si Julibeth si Marites Bukag sa Nangka, Balamban, Cebu. Josephine Carco sa Baliwagan, Balamban, Cebu. Jubilin Oliveros sa Prinza, Balamban, Cebu. Pertin daghanag stocks ni nangumpra ni Pirmi kada adlaw. Ang nakanindot ani nila di sa Balamban kay kada adlaw gin mamurchase. No, kay naaman diha ang atong center sa Aliwanay, Balamban, Cebu. No, Aliwanay, Balamban, Cebu. Si Hilda Charcos sa Pundol, Balamban, Cebu. Rosalie Kudis sa Biasong, Balamban, Cebu. Glenn Frances sa Lakdon, Balamban, Cebu. Mga na-murchase ni sa atong produkto. Kisa pa ni. Mao ni ang naani nakapalit si kinsa pre. No, sila ni Jocelyn Tolero sa Aliwanay, Balamban, Cebu. Gina Hokotmaya diha sa Highway, Baliwagan, Balamban, Cebu. Pero ting naghanag stocks nila. Katuwa maapil og basa susunod na lang ha. Kay mahurot atong oras nato. Ang nakapalit diay og water machine sa kuan, no, sa Balamban, walay lain si Ma'am Guadalupe Bustillon. Naka-avail sa promo price nga 45,000. Congratulations, Ma'am. Kay pwede ka makabaligya og tubig, pwede sa personal ninyo. Unya makabawi ra gyud ka nang imong gibayaran bisag inutang na nimo makabayad ra ka kay mopalit ka og purified water. Pila man ang purified water? 25 pesos per gallon. Nya kung i-process na nimo sa water machine, moabot man na siya 200 per container. So, makabawi ra ka sa imong gastos. Makabawi ra ka nya plus malibre na ang inyong water therapy. Unya, congratulations pod ni Sir Salvador Bichido taga Mega Market Gihulngan City, Negros Oriental. Bag-ong nagpalit. Mato, gipadala na nako kagahapon ang imong order, sir, ang kape o ang water machine. No, ni palit ni Avel po. So, i-grab ni ninyo karon. Mato, si Ma'am Percy Pirales, na amang kuno to siya'y silingan, nga mupalit po o water machine karong adlawa, basing padung na siyudad, kay wa man maka-text na ako. Busy kayo ron. Na ating alisya sa sud, sa bus, or sa sakyanan, niya walay signal. Mupalit to ron og water machine. So i-grab ninyo ni karon mintras barato pa kay
unya na lang mo mamalit og 100,000 na. Gani 65,000 gyud ni ang presyo karon. Kung mahurot ni ang atong ipapromo, 65,000 na gyud na. Unya sa January 100,000. So katong mga members nga wa pa maka-purchase, baso na lang sa November kay magpa-raffle man ta, 12 ka water machine ang atong ipa-raffle. Tag 100,000 ang balyo ana, original ginasya. Di inaingo nga abi kay gipa-raffle kanang kuana siya kanang sikanhan dili ay. Original gyud na. 100% yun na siya nga genuine ang among iparaful. Dili na ingon nga abi kay giparaful, gimantiniran lang mo aron ingnon nga naay ikaparaful. No, kung imo nang ibaligya og 100,000 inigdawat nimo ana sa November, mabaligya na nimo og 100,000. Oh, sa mga members na nga ma-murchase og kape nga pulo ka buok, pulo ka box nga coffee, naa man ay pakapin nga sabon. Naapagyog kay one raffle ticket nga pwede ka mudaog og water machine nga worth 100,000. Unya, mo-purchase ka og SNC vegetable capsule combination sa non-acidic vitamin C, ascorbic acid, og plus zinc. 10 boxes ana na ay pakapin nga usa ka box. Yan naapagyog kay one raffle ticket. Ang nakanindot pagidron sa promo nato sa Fiber Cleanse, nganong ako gyuning gihangyo ang supplier nga padugangan og tulo ka box nga pakapin ang Fiber Cleanse kay dagha magug kaayo ni siyag health benefits para makatilaw gyud mo tanan. Pila na lang goy presyo ana kay tulo ka box ang pakapin. Oh, 1,000 almost 2,000 pesos ang imuhang kanang bonus dia sa pagpalit og pulo ka box nga Fiber Cleanse. 10 plus 3 ang promo nato sa Fiber Cleanse. Unya, naap man na siya one raffle ticket nga pwede ka mudaog og water machine sa Fiber Cleanse. So tulo ka product ang dunay raffle ticket nga mudaog og fiber kining water machine. Ang pagpalit og pulo ka box nga Fiber Cleanse na one raffle ticket, pulo ka box nga SNC vegetable capsule combination sa non-acidic ascorbic acid plus zinc na ay pakapi, na ay one raffle ticket, o ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee 10 boxes na ay one raffle ticket. So kung magsigi kag pangumpra kay dealer man ka, kusog man kay ni atong product, dili man pud na mapanos, unya halinon man kay na, pangitaon man gyud mga tao kay epektibo man kay na atong mga produkto, so daghan kag matigom nga raffle ticket. Nya kana mga taklob sa box, ayaw na ninyo ilabay. Ako, tangtanga ninyo ng taklob sa box kanang sa ibabaw, kanang naipangalan nga your priority, naigisuwat diya nga your health is my priority. Suwati na ninyo og pangalan ninyo, address og cellphone number kay iparapol po na ito na mga tulo po ka duha o tulo ka water machine ang ating iparapol ana. Kaning mga boxes, bisag dili ka dealer, bisag dili ka member, pwede ka kajuin sa ato ang raffle draw. Naghang kay nakadaog ato last time oy. No? Muna kanang mga sachet way labot sa raffles na siya. Tiguma lang na ninyo mga sachet sa kape. Unya inigabot og 50 ka buok pailisi na og usa ka kape nga naisulod. Kana dili box ha, katurang usa ka pakete. No? Asa mo ni palit adto ra pud pailisan. Kay amo ra man pud sa kamo pong mga stockist palihog na lang pud ko og kanang atiman pud ana nila. Bikay ang ubang mga stockist di man mo dawat, dawata lang. Extra services na lang ulan nato. Kung aron ang mga tao, maservisyuhan nato tarong. Ha? Mohangyo lang ko. Sa tanan nga mga dealer o mga stockist, kung kinsa itong inyuhang mga customer, ikuha lang usa, kanang abunuhi lang usa o usa ka sa shay. Nya, ilisan lang ka na mo. Ay, kabala ka, ilisan lagi ka na mo. Oh. Extra services na lang na. Muragikas kasi kinasing-kasing ba? Mao man ay importante sa panginabuhi nato. Naagyod tayo kasing-kasing sa atong customer. Gusto ka magmalampuson sa negosyo nimo, dapat naapog kay heart ba sa imuhang mga customer. Pero dilipbot pasabot nga ipautang na lang nimo tanan ang imuhang mga baligya, di na sila pabayron, di na nimo paninglon, di po na mao. Ang ako lang ana nga kung mo serbisyo tag parehaan ng mo kwanta mo atiman ta nila nga duwa man sila ay, di man sila kaanhi sa atong center kay layo ra. Kamu na lay mo kuha sa 50 ka sa siya, ilisi lang ninyo diha og usa ka sa siya. Kay ilisan naman pud mo na mo. Ha? Mamalihog lang ko. Nya ayaw pud niyo gisia og dako ng mga sa siya kay
gamiton pa man nato nga kuan na dili na siya kuan na dili na isudlan og balik no. Naa koy himuon ana nga kay kana gu mga sachet sa kape, pwede man guna nato mahimo nga mga bag ana ba mga sudlanan sa kining mga kuan nato gamit himuon nato na siya bag. I-kuan nato i-recycle nato nga dili ta makadaot sa atong environment. Okay? Anyway, mga higala, mga tigpaminawan, asa na to akong partner. Sige, Jed, ato sa ni silang patsatsahon ka diyot aron mawala ning mga daotang espiritu sa lawas.
lang kaya na to. Taso na nga to ang ikid-ikid kay sus ang atong oras. Dali ra kay mahurot. Mayon taong mo extend bata until 5 o'clock. Ano kay bahalang maglangay-langay ta. Okay ra kayo. Pero sa mga di man pwede na kay daghan biya kayo nagsunod niya itong tuluman nun. Unyang pagkahuman ano na ano po ila yung programa nga musunod. Labi na sa Light FM, Giholngan City. Mayon taong guwanta ka ng multi-billionaire ta engineer. Kay palito na ito talang oras. Kuya o ano? Istibok adlaw, ikaw ray madunggan. Sa tanang istasyonan. Pero tingilngiga. Okay raon ta kung multi-billionaire ta. Di man ta multi-billionaire. No. Yeah, oh, pwede na ako magtukod og akong kagulingong radio station adto sa satellite na ko ipaagi para tibuok kalibutan na. Ah, pero sige lang. Kini mga pangandoy nato usahay kuha ba to dream the impossible dream. Abi ninyo mga higala no. According to some kuha ba kanang studies, the poorest man in this world is a man without a dream. Isa sa mga tao, ang pinakamahirap daw na tao sa mundo, yung tao na walang pangarap. So, naaranas kanta nga, mangarap ka, correct desire. Oh, pag may desire, kaya mo yan. Pero kung walang desire, at saka ano, at ang pinaka masaklap daw, o anong Tagalog mong ko, ang pinaka guol ko no nga sitwasyon sa atong kinabuhi nga, kanang naakay gipangandoy, naakay damgo nga, pila na katuig na nigulang lang tas kalibutan, wala pagihapon mahitabo. The saddest happening in our life, the saddest condition is you have a dream, but your dream was or never materialized. Na ang imong mga damgo has never been materialized. Nga dil wala gyud mahitabo. Ang imong mga damgo kinabuhi. Anyway, unang kinawa adlawa, happy lang ta, tuloy-tuloy lang ta. Good morning coach, watching from Sinai Mohonti. Thank you for watching. Kinsa pa ni mga nag-text rin. Text mo sa 0921-604-4155. O sige, balitang kape yun ata, engineer. Pinarangalan ngayong taon ng isang prestigyosong award-giving body ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee bilang most innovative 10-in-1 healthy coffee brand. Kasabay nito ay kinilala rin si Coach Eddie Mahilom sa Naturang Awards Night. Si Jason Rubrico magbabalita. Umani na naman ang parangal ang isa sa mga tinatangkilik at sikat na kape sa Pilipinas, walang iba kundi ang Coach Eddie 10-in-1 Health Coffee sa naganap na Legacy Awards 2022 sa Okada, Manila. Kinilala ang Coach Eddie 10-in-1 Health Coffee bilang most innovative 10-in-1 healthy coffee brand ngayong taon. Binigyang pagkilala ang naturang brand ng kape dahil hindi lang ito masarap, pero masustansya pa dahil sa mga ingredients ito. Ipinagmamalaki ni Coach Eddie Mahilom na ang mga ingredients na nasa kape ay 100% natural at effective. The quality of our product has been the foundation of my brand, and it's not easy to create a brand in the market because of so many competitors and other brands that are available across our country. I really thank our manufacturer from Malaysia that our product is very effective, very affordable, and it's a very delicious coffee or healthy coffee in the market today. Now, if you want to become a healthy person, choose Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Basta Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee yan. Maliban dito, kinilala din si Mahilom bilang Legacy Icon Awardee 2022 for Entrepreneurship dahil sa hindi matatawarang serbisyo nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo.
Well, this is a motivation for me as a businessman, as an entrepreneur, and owner of my own company. And especially to my very supportive wife, I really thank this woman of my life. And there is a saying, in every man's success, there is always a woman behind. And I really feel good and motivated to continue to serve our Filipino countrymen all over Philippines. Now choose Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, and you will be healthy every day. Taong 2019 at 2020, humakot din ang parangal si Mahilom at ang kanyang Coach Eddie 10-in-1 Health Coffee mula sa iba't ibang prestigyosong award-giving body. Kasabay ni Mahilom, binigyang pagkilala din ng Legacy Awards ang mga kumpanya at mga Pilipinong nanagumpay sa larangan ng entrepreneurship, entertainment industry, medical field, at health and wellness. Para sa Pilipinas Kumahal, Jason Rubico, SM9 News. Thank you, partner Jason Rubrico, sa Balitang Kape. Nga kining ato ang brand na to, maogyoy kuan giila, kanunayng giila o kanunayng gitagaan o dako kayong mga tawag ni, kining pasalamat nga nakahatag yun o maayong epekto, nakatabang yun sa tanan ng mga tao sa tibuok Pilipinas. Ah, good morning, coach. Padulong na diha si Ma'am Percy Kuyog ang mopalit og water machine. Oh, nawa. Tungod sa promo nato karon, daghang kaayo taog matabangan ani. Unya, ah, mag-discuss ta about aning water therapy. No, daghang mangug kaayo tag mga kuan kining unsa ni mga pangutana aning about sa water therapy kay dili pa tanan nga educated gyud sa water therapy. Now, kung atong balikan ug unsa ka importante ang pag-inom og tubig. No? Pinaagi sa pag-inom og tubig, mas madali ang pagbitbit sa mga nutrients and even oxygen to our cells. Kining atong mga cells na to, oh, mauni sila responsible o responsable ni sila sa pag-maintain na ang atong lawas makalihok, makatrabaho, makalakaw, o gingoman, walay mga abnormalities or walay mga diferensya kay kung naay mga damaged cells sa atong mata, mahalap man ta. Kung naay damaged cells sa ato ang baga, magkasakit ta sa baga. Pwede kang maigo og pneumonia, pwede kang maigo og tuberculosis, pwede kang maigo og trangkaso, gubang pa. COPD. Or tubigon ang baga. Kaya ang atong mga cells sa baga, nangadamage naman. Kung ma-damage po ang mga cells diri sa atong tinae, pwede kang maigo og colon cancer. Or maigo ka og ulcer. Kining ulcer, samad ni siya sa atong tinae. Mura bag luas ba? Muna siya meaning ng ulcer. Muna nga, ang tao nga na ulcer, mukaon siya og halang pagkaon, maghapdos yung tiyan. Muinom og ini ni tubig, muhapdos ang tiyan kay katong samad sa tinae, maigo man to sa imong gikaon. Maigo to siya dito, mo na usay mudugo na siya kana mo sig duot-duot dito mga pagkaon. Kay naa may daghang samad ang imong kanang sa sulod nga bahin sa imong tinae. Pareha ra gud nagluas god, tanaw nang kung luasan ka engineer, inig kaon imo hapdos kayo. Muinom kag tubig hapdos kayo. Mo na kung ang kaning ulcer makamatay gud ni. Pwede ka mamatay na, pwede sab kang maigo og kining unsa na colon cancer kay musud man didto ang mga kagaw, musud didto ang mga bakterya sa imong sa samad diha sa imong tinae. Mabitaw na nga kanang sobra kaayo kabugnaw nga tubig, ha, bantayin ninyo kanang sobra kabugnaw nga tubig, sobra kainit kaayo nga sabaw imong higupon, makasamad na didto sa imong sulod nga bahin sa imong tinae. Mo na nga moingon na ang uban moingon nga ngano man coach nga mukaon kog kamunggay, muhapdos man akong tiyan.
nganong mo inom kog limonsito, mo hapdos man akong tiyan. Kaya ako wa man di man ingon nga kanang ingon pareha sa uban maghapdos ana. Tungod na kay wa ta kahibalo gud ang atong sulod sa tinai nato, naa na daytoy mga gagmay-gagmay mga samad-samad diha. Oh. Hangtod na muturok pud na mga polyps, mga cyst, mga bukol-bukol sa atong kwan, yung mga samad na diha. Oh. Padung na sa problema nga dako-dako. Mabitaw na ka ng fiber cleanse. Tungod kay naa man na siya probiotic. Mauna siya mutabang nga i-repair ang mga samad-samad sa atong tinai o kining atong SNC vegetable capsule. Plus, ang ato ang pag-inom og tubig. Kay kining pag-inom og tubig, makatabang man siya nga mudanlog ra ang imuhang mga gipangkaon dito, ang mga waste materials. Dili na mo hawid ba? Dili na mo pilit. Kay sige makag-inom og tubig, mao ba na siya solusyon para makahabwa kag tarong. Dili gani kahinginom og tubig, gahi kay kag pag gahi kayo inigitsar nimo. Basta dili kahinginom og tubig, gahi kayo imuhang hugaw ba, labi na kung kada semana ka usa ka duha ra ka mo pupo. So unsa may mahitabo sa imong lawas, sige kang gahamal, sige kang gakaon unya sa usa ka adlaw, di ka kapupo. Ikaw engineer, kapila man ka mo pupo kada adlaw? Kausara buntag hapon. Ako kay buntag mapupo ko, inya ini ka alasitis gabi mapupo ko, twice a day ra po gumupupo. Which is normal ra na. Oh, kaysa ka nang wag kay pupo-pupo tibuok adlaw. Lain ba yang imong paminaw sa lawas ana kung wag kay pupo-pupo? Oh? Kay usa sa mga hinungdan ana kung dili ka kapupo manimaho mo sa nang imong gininhawaan ana. Mabita nang uban engineer nga bisag unsaon pagpanot brass, wa magyapon mawa ang iyang baho sa baba. Kay ang katong hugaw sa imong tiyan o sa imong tinaing nga wala kagawas kay wa ka maanad og pupo kada adlaw, mangalis nga og ito. Oh, mangalis nga mura bag panghaw sa toilet ba? No? Kahibalo ba ng panghaw sa toilet nga sa tangke sa kasilyas nga pwede baho ah? Tungod kay daghan kay nga dugta, nga dunot nga mga pagkaon nga wala mahabwa. So kinahanglan ato na siyang abagan og kining fiber cleanse juice, water therapy. Kadang ato ang coach in 10-in-1 coffee, makatabang man po na nga mulimpyo sa itong tinai tungod sa psyllium husk fiber. So kining mga nutrients, kaya kita mukaon man tagkamunggay, mukaon ta og mga utanon, tanang klaseng utanon nga available sa ato ang palibot o sa merkado, mamalita dito, plus sa mga prutas, naagi na siya yung mga nutrients and vitamins. Usahay mo, ingaw mo ba, sige ko kaog utanon, sige ko kuan kaon og mga prutas, mura mang wa man mo absorb ang mga vitamins sa akong lawas. Tungod na siya, kay kulang lagi kas tubig. At imanigin na ninyo, importante ginang tubig. Ang atong gibuhat, inigkao na to, soup drinks ang atong ipartner. Patyon sa soup drinks ang mga nutrients and vitamins na. Patay yun ang nutrients and vitamins. Oh, mga sunog na sila. Kay kanagong soup drinks, kung idungan na nimo sa kao nimo, mura nag-muriatic acid sa atong lawas. Muna kung ingon kagahapon nga, kanang imuhang iniduro nga yelo kaayo engineer, niya kanang imong banggirahan nga namilit na mga hugaw diya, bubuoy ng soup drinks. Bubuoy soup drinks ka itong kuang yun, itong itom nga soup drinks nga, di lang ko mention ng brand. Niya, kuang, pasagdig mga 30 minutos na siya, or 1 hour. Balike, o niya, limpyuhi. Di ba, perting sinawa sa imuhang iniduro. So, kung ang iniduro, tangtang ang tanan nga mga gadalag-dalag o gayelo diha, mga itom-itom sa banggirahan, unsa pa kaha ang imuhang tiyan kung sige kag inom og soft drinks kada adlaw. Mabita kung mo inom kag soft drinks, kinahanglan daghag tubig imong imnon. Kay kuyaw mo kayo na nga, tibok adlaw, wa kay inom-inom tubig. Mabita na badlungon ginakon na akong mga anak pirmi. Mingong ko sa akong mga anak nga, mag-isigin na sa mag-inom og soft drinks, inom og daghang tubig. Usay gahi sultihan. Kung yung magkasakit-sakit, ako ra ba'y magproblema na po? Oh, sige lang kung pahinomdom, hangtod nga, makakita na sila nako, di na sila taguan na nila ilang soft drinks, kaya wala, nana po si daddy, mabadlong na po na ito. Oh, ako mo inom ang soft drinks, sahay ka ng labina, ka ng
Naigi panahon nga di yung takalikay ba? Ya, murag lami mampun. Pero ang akong huna-huna, kung di ko mo inom og tubig, kuyaw kayo, so kinanglan daghan og tubig imnon. Lima ka sa usa ka kanang 8 ounce nga soft drinks, dapat ang imong tubig mainom ana sa kadlaw mga sumala sa uban, mapagtuon 34 glasses pero di man nato kaya ang 34 ka baso. Yun na, inom lang yung kag mga 8 glasses to 12 glasses a day. Kay dugay kay na mawala ang kuan na ang iyahang acid sa soft drinks. Yeah, sige tag reklamo sa arthritis nato. Sige tag reklamo sa atong diabetes. Sige tag reklamo sa ato ang mga kining kidney nato. Nya mismo kita. Maupo tay kita mahinoy gaguba sa atong kagulingon. Ang gahimo og sakit dili ang uban mga mang Ginoo nganong imo mang gitagaan og sakit ning akong lawas. Nganong imo mang basulon ang Ginoo nga dili wa may labot ang Ginoo sa imong sakit, ikaw may naghimo o imong sakit. Nasabtan nimo? Ay mo kasuko nako ha. Kini ba practical ba? Usahay kita atong mahayan ang Ginoo. Usahay mapasanginlan pa nato ang kapre. Mapasanginlan pa nato ang engkanto, mapasanginlan pa nato ang diwindi. Mapasanginlan pa nato usay ato silingan nga gibaranta. Mao nang dako ang tiyan pero sa pagkatinuod lang ni dako ang imong tiyan tungod kay naa kay sakit sa atay kay palahubog kay gang dako. Oh. Ay lang kasuko na ko. Kani ako inamahan ra mo, inigsuon ra mo nga istorya ba. Ay lang kasuko na ko. Ay lang ipersonal. Kinaguba ang atay mo na dako man ang tiyan nimo. Oh, basta na kay sakit sa atay. Ako gani kung wala pa ko maka amgo sa akong kagulingon, patay na ko ron. Pero tinagahanan akong sakit sa una. Takang kay kong sakit sa una kay kusog ko kumuinom. Palahubog sa kay kong dako sa una. Wa may makabadlong, wa maning health program nga. Arang swerte gani mo ron kay naiga sige istorya diri sa radyo. Pasalamat yun mo na ako yung naiprograma ngayon na nga mubadlo. Kaya ang uban biya nga mga programa sa kanang mga health program, igo rabi na mamaligya. Igo rabi na mag-promote silang produkto nga mo ni para sa mga inani. Kadungog ba mo og programa nga pareha ni ako nga mura og kanang kuanon ka, kanang bunalan ka sa sampot? Mura, amahan ba nga mubunal og bakos ba? No. Kaya nga naman, gimahal mangunta mo. Biblical manguna nga ang pagpanton sa imong anak, nagtimaan ka na nga duna kay gugma sa imong anak aron dili siya mahisalaag. Mo bitaw nang dili gyud maayo nga tangtangon ang kanang aprubahan nga sundo nato ang balaod sa Amerika nga bawal mamunal og bata. Kay sa US bawal man mamunal ang bata. O mamunal og bata. Mauna dito nga dito sa US ang mga bata dito mga lampingasan, ilang ipapriso ang ilahang ginikanan. Bunalan sa ilang ginikanan, ipapriso ka. Dito sa Amerika. Oh, dinis Pilipinas, makabunal man ta. Ilabi na kung magpabadlong. Kay kanang pagbunal, basta dunalay pagmahal, makatulid na sa kinaiya sa bata. Basta dunalay pagmahal, ayaw po pagbunal nga, murag patyo na sad nimo nga tungod sa kasuko nimo nga imuhang gibu-bu tanan dito sa bata, ayaw po. Kanang ako, mubunal ko sa ako mga anak, ako mangin silang sultihan nga, gibunalan ta mo, tungon kay di ko gusto nga maunay inyuhang kinabuhi, maunay inyong buhaton. So pasabton sab ni mo ang bata, nga nung gibunalan ni mo siya, di kay bunal ang nga bunal, wa ni mo pasabta. Oh. So, mga bitaw na nga, kanyang bitaw, ako nagpasabot ko ninyo nga, bunal ko nga bunal diri sa akong programa, pero akong gipasabot ninyo, unsa may resulta kung magsigi kag ingon ana, unya og maospital ka, naa kay kwarta ikagasto. Nya mo adto na sa gas malasakit center, mo adto na sa gas gobyerno, nya magyaw-yaw na pugka nga walay pulos ang sistema sa gobyerno kay wa ka matabangi sa imong gi pangayo nga tabang mga nga nagkasakit-sakit ka. Oh. Kari ako gitudloan na tamudaan, aron makalikay na ta, di na ta magsigi og yango-ngo dito sa barangay captain, magsigi yango-ngo sa mayor, magsigi yango-ngo, may dagag kwarta ng mayor, may dagag kwarta ng
kuan kanang barangay captain, mga konsehal diha, kay tanan na lang ninyong panginanglanon, adus konsehal i bu tanan di sad pwede oy. Kay kanang mga konsehal pila ra gyud tay sweldo ana. Ha? Mubutar lagi ta nila. Dili lang pud tanan isalig nato nila tanan ang atong mga yango-ngo kinabuhi nato nga bisag pagpakasal, patuga-tuga kag biga-biga diha, unya di ka kabalo mo gasto sa imong kasal. Patuga-tuga ka og kanang unsa na imbitar og mga tao, ya di ka kagasto, di ayaw na lang pagminyo. Di apoy mga ginikanan, patugatugag panganak, kalapsi gig panganak, ya di kabalo mo buhi. Unya di kabalo mo pa eskwela. Karon ang ubang tao, ang gobyerno mo'y mahayan, kay nganong nangapobre sila. Bisag kinsa pa ang presidente nga mulingkod, kung tapulan kay kang dako, abusado kay kang dako, wa kay gihimo sa imong kinabuhi, pulos lang bisyo ang imong gisiging kuan, atubang. Way mahitabo sa imong kinabuhi, pobre ra gyapon ka, mamatay kang pobre, kay wa man kay gibuhat. Sige man kag yango-ngo sa gobyerno. Usa mo kay labot ang gobyerno ni sa ato ang kinabuhi nga personal naman ang mga konsumo nato. Mingon ta nga, bantay manag si BBM, dili makapaus-us sa bugas nga 20 pesos. Aw, kana mahimo na niya. Pero ingon nga isalig na lang nimo ang bugas nimo kadadlaw sa gobyerno, di sad pwede oy. No, kana bang tanan-tanan na lang sa gobyerno na lang. Pero actually ako didto na ko sa Amerika, Australia, Canada, tanan-tanan nga mga nasod ako na magyud nang nabisita. Gwapo ginoon dito sa ubang nasod, engineer, kay libre na tanan ang ospital, ang tambal, ang pagpa-check up, libre na tanan, wa na gyud kay problema. Igo ra gyud ka mosulod sa ospital pagkahuman, uli ka kumaulian ka. Mao na inindot unta himuon ris Pilipinas nga kanabang inig na ay mamatay, libre na tanan, na ay kuan, na ay ma-ospital, libre na tanan, sus kanindota na mauna na hitabo do sa US. Oh. Basta mo bayad ra kag buhis gyud tarong. Bayad yung gag-tax. Kaya dito sa Amerika, engineer, Canada, Europe, ubang mga naso diri sa Asia, Singapore, Hong Kong, ana, obligado mang ikaw mo bayad og tax. Hindi gaya di ka kabayad og tax, pwede ka nga kuan ka ng unsan eh, ka ng prisuhon sa gobyerno. Kaya wa ka kabayad og tax. Ha? Maordinaryo ka man o maopisyal sa gobyerno, dito sa Amerika, obligado ka mo bayad og tax. Unya, alegre pag yung kayo, engineer, kay kung di ka kabayad sa imong tax, utangan ka, kwintahan ka, murag bill sa kuryente, baka padadaan ka og bill. Mingnon nga, mauni ang imong utang sa gobyerno, ni abot nag 100,000, bayarin ni. Kay kung dili ni mo bayaran, priso yung ka. Mauna nga, ang buhaton sa ubang mga tao dito sa Amerika, mangayog trabaho sa gobyerno. Tagaan silang trabaho para makabayad. So patrabahoon sila, bisag unsa, ha? Kay ang mga tigulang dito, naamang yung trabaho. Di man ka pwede nga, magsigira kag lingkod, ingnon man ka, senior citizen ka dito, nya kuha pa ka, kamao pa ka mulakaw, ingnon man ka nga, pagtrabaho dito ng restaurant, kay dako ra kag utang nako, dako kag utang sa gobyerno. Diris ato, ang mga tiguang, magsigira na lang lingkod, paabot na lang karoon sa mamatay, wa kay trabaho. Mabita na, usbon unta ng balaod po nato diri sa Pilipinas, mga. Dapat ka na mga senior citizen, para malingaw na sila, mauna sila'y priority sa mga kanang fast food chain, sama sa McDonald's, Jollibee, kay sa Hong Kong bitaw, sa Singapore, ang mga senior citizen dito, mao'y priority sa trabaho. Mang-apply ka dito, Jed, pila edad mo ron, 25. Unya, kadungan ni mo, senior citizen, ni-apply sa Jollibee, dito sa Singapore. Ang dawaton, katong senior citizen, ikaw nga batan, hindi ka madawat, priority nila dito. Mauna'y nakanindot dito sa laing nasod, priority ang mga senior citizen. Oh. Diri sa ato lahi man, kung senior citizen ka, di ka dawaton, kay tiguwang na ka. Unya ang dawaton ka ng mga bagong graduate, gwapo, gwapa, ay dili na pwede dito sa laing nasod engineer, kay naagani dito nang apply o ka ng abnormal ba? O ka ng, dili siya abnormal, special child ba? Unya kay gitudluan man siyang ginikanan nga manarbaho, ni apply og trabaho sa KFC, eh tiaw mo na nga ang trabaho sa special child, tigsilihig lang yun. Wagi sila ang nahibaw ang trabaho, silihig lang yun. Naasay swildo ka na adlaw, special child. Priority na dito. Mang-apply ka doon, normal ka. Yan, nagidunganan, naidunga, kadungan imong special child. Kaya ang katarungan sa mga taga-laing naso dito,
mupay wala na na sila kaugmaon niya imo pag yung didan, samot na ngawa na imo atima nila. Oh, muna dito ang mga PWD sa ubang nasod, priority sa trabaho. Diri sa ato, ang mga PWD, pirming gi tagaan o kwarta sa gobyerno, nga bang? Taga 1,000 ang bulan, every quarter, taga 1,000. Dili na mao, dapat patrabahoon, priority sa mga restaurant, priority sa mga kumpanya, priority sa mga factory. Mauna dapat usbon sa presidente. Akin eh, si Bongbong, gikan man ng laing nasod. No? Makaibalo gina siya sa mga patakaran. No? Nga, kanang mga senior citizen, mga PWD, dapat i-priority sa trabaho. Tagaan gina silang trabaho. Kay daghan biyag mga retirees, kanang mga senior citizen nga retired government employee, ha? Kanang mga kon nga bright kaayo niya, sayang kayo ba? Imbis na tigulang, nahimo na hinoon silang yaya sa ilang mga apo. Nagsige na lang hinoon og kanang panglaba dito kay gihimo ng maid sa ilang mga anak. Di man unta na mao ang design sa mga senior citizen nga himuon na lang ninyong yaya og tigbantay sa inyong panimalay diha. Mura na yung gwardiya na inyong ginikanan. Dapat unta ka ng mga ginikanan unta, inig katigulang, naagya po'y trabaho para ma-enjoy nila ang ilahang social life. Nasabta ninyo? Muna yung akong kasinatian sa akong pagkasuruyan sa kalibutan. No? Sa akong pagsigig biyahe-biyahe o laing-laing mga nasod. Muna nga kung parte lang o ganang experience, mga kasinatian sa akong pag-travel around the world, taghang kay kong ma-contribute nga, kanabang suggestion nga, i-apply din sa Pilipinas. Ilabi na ka ng atong hospitalization. Dapat ang hospital, wa na gibayronon ang tanang Pilipino, ana. No? Wa na yung kayo mabayran. Bisa pagpila ka milyon. Pareha kung sa COVID-19, good nga, under ka sa PhilHealth tanan, pila tanan ang babayran sa, kana 1 million ang bayronon sa, kuan, pasyente, ang PhilHealth mo ay mo-okupar, ana tanan. Karon wa pa man may tabo. Wala magkadindiin ka pangitag dugo. Wala magkadindiin pangitag bayad kay paupira, minana. Sus, Ginoo ko. Dapat, Ginoo, di na lang tayo masigisgot anak, kaya wala nang yun tayo, mahimo. I hope nga, muabot ang panahon nga libre na tanan. Mauna siya nindot nga servisyos, gobyerno, libreng hospital. Libre ang kuan, kaning tanan-tanan nga mga anak, libre. Mamatay, libre. Anak, kay pirti mahala o mamatay. Ha? Kung unsa kamahal ang pagminyo, o kanang pagpakasal, mausad kamahal ang kamatayon kay gasto ba kay na ang lungon gudron engineer so sa una tagpila ra gud ang lungon. Imagine na ka ang lungon sa una mapalit ra nimo og 5,000 karon ang 5,000 nga ang 5,000 nga lungon sa una karon minimum na sa 50,000. Una man gani koy mga lungon nga gipamalit ka sa St. Peter nga ang kantidad ato sa una nga lungon engineer 81,000 man tingay ito. Unya karon ang katong 81,000 nga lungon nga akong gipalit sa kuan sa St. Peter 300,000 na ang balyo karon. Ngiga dunoton na dito sa minteryo 300,000 na kay gwapo kuno kaayo nga kahoy gigamit ana. Oh, kay giofiran man ko atong ahente nga mapalit ka ani nga lungon kay naipromo. Murag promo ato sa una, buy one, take one. Di ni-avail na lang sa go kay investment lagi kuno ng lungon. Hindi man taan ang angay mahadlok o kamatayon. Pero ni ako yung gikuha. Di karon nakakuha ko, nakabayad na ko kay ang per day na ko ato, murag per month, 1,800 per lungon. Di nakabayad na yung ko kay 5 years to pay man niya. Ni sulti man, sir, after kuan ani sir, after pilato ka tuig, ibalik sa imo tanan ang kwarta nga imong gibayad plus libre na ang lungon. Uya kay namatay man akong amahan, nauna man og kamatay akong amahan. Akong gipagamit ang usa ka lungon sa akong amahan anindot Ginoon serbisyo. Murag yun og kanang pangdato gyud nga serbisyo ang gihatag sa St. Peter, tiaw mo na. Nga gwapo kaayo ang kanang sakyanan, ya, gikan sa ospital, giatiman gyud nila, gikan sa pag-imbalsamar. Hasta mga buwak, ang paglubong. Kana bang nindot yun ba? Wa na may ingon hassle kayo ba? Oh? Yeah, nagamit yun niya. Kaya di man takabaluan na engineer nga naay mamatay sa mga sakop na to,
di at least nakapangandam na ta kaysa kanang wa ka kapangandam na inamatay. Sus, asam ta mangitag tabla? Asam ta mangita? Ato ta kang mayor? Ato ta kang barangay captain? Ato ta kang konsihal? Kaya wa man mangandam. Oh, sus, Ginoo ko, napunta na may nung discussions lungon ng ato ang topic ni Noon imbis nga sa water therapy raman unta to. Maulag yun eh. Basta, water therapy na pag-isugitan ni Mukos, pero naabot na may nuntas lungon-lungon. Eh. Oh. Pero tinuo, realistic niya ako. Ha? Na, mo na ingon nga, unscripted nga programa. Nga, dili magbase sa akong gi kuandere. Anyway, good morning ko. Sukad nga nakasuway ko, wa nagyog ko bugtua o putla ang talikala nga nagdugtong o nagtulay ngadto sa maayo o himsog nga panlawas nga mao ang pag-inom og Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee og pagtumar sa SNC Vegetable Capsule. Ha ha ha! Gikan ni Erwin Ubiris. Ngilngigan ni Mowin. Laglom kayo ni mo ang mga pinulungan. Good morning, Coach. Nagpasalamat si Marcialo nga naarang-arang nagyod ang iyang gibantayan nga tiguwa nga wala na maglipong-lipong. Sukad nga nakainom og SNC Vegetable Capsule. Thank you, Coach, and God bless. Mabitan na akong ingon ninyo. Samot nagmakainom pag ginagtubig sa water machine na mabuhi yung nagsamot ng imuhang gibantayan diyan tigulang. Pero kung kuhaon na nas Ginoo, antay mahimo ana. Kay kung panahon namang yun, ha. Di man gyud ta kapugong ana nga ang kinabuhi sa tao atong pugngan. Di na di gyud ta kapugong ana. Anyway, no, sa mga tigpaminawa nato, good morning Sir Coach, palihog ko greet ni Ma'am Esperanza ug Daddy Greg Tileron sa Palanas Ronda Cebu nga sige gagamit sa imong mga product na baskog ang ilang panglawas sa sige nilag inom sa lamian kuno kaayo nga Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee ug SNC Vegetable Capsule. Daghan na kaayo siya nga mga tanom sa ilang palibot nga tambis, pula ug green, buongon, kasoy, grapes, mangga. Nagpasalamat siya kanimo, Coach, kay daghang kaayuhan ang iyang nahibawaan gikan sa imong programa bisan pa sa ilang edad nga hapit na 100 years old. Salamat sa pagtagad, sa pagbasa, Coach. Thanks and God bless your family. Si Perla Villafuerte ni sa Ronda Public Market. Muna ako giingon. Nga naaman mo sa probinsya, Dias Ronda, ana, pananom og tanan nga mga ulutanon, mga salagon. Okay nga, no, maunay makahatag na to o nindot sa atong panglawas na to. Susog ako palang lagi og naayuta lang yung ko nga lapad-lapad na Ginoo ko. Mapuno yun sa tanan nga mga tanom-tanom. Ako yung punon sa tanang mga prutas, ang akong palibot. Kana mga prutas nga after 3 years, mamunga, nagdaghan. Kana mga mugbo ragani. Dwarf mango, dwarf apple, dwarf guyaban. No, tanan puro dwarf para dili managas kay para inigbagyo. Dili mga tumba kay lisod man kayo ng mga tag-as kay imong gipananom niya inig huyop aning mga super typhoon hurot kapapas ang imong mga tanom. So dapat ang imong mga tanom kana na mga mugbo aron di na ka musaka-saka kay lisod man kay nang sige panguhit nga niya mahulog pa inong ka, disgrasya pa inong ka, ano yung kamatya ni mo, wa ka mamatay sa sakit, namatay ka sa kanang nahulog sa mangga, nahulog sa nangka. Okay, wa na magkita igong oras mga igala. Mapasalamaton ko kaninyo. I hope nga kadtong mga wa pa makadesisyon nga mopalit og promo price nga water machine, mag-decide na mo. Kay importante kayo na, no? Kung unsa ka importante ning atong mga produkto sama sa SNC Visible Capsule, Coach Eddie 10-in-1 Coffee, Fiber Cleanse Juice, gubang pa, mas importante gyud ang water machine sa ato ang pamilya, sa atong kinabuhi. Aron healthy ta kanunay. Ang atong tinae mo ay pinaka-importante sab na sa atong lawas. Aron nga, unsay mga infection niya, mawala ra. No? Sa natural nga pamagi. Dagang salamat. Ug maayong pagpaniudto ka natong tanan. Happy, happy Friday ka nato. Go with God because God goes with you. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas. Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.